What's up, guys? Ayun, as promised, kagaya ng na-mention ko last episode ko, during my ride to Sky Ranch Tagaytay, i-discuss natin kung ano nga ba ang mga dinadala ko during my solo ride, ano ba yung laman ng saddlebag ko, and then ano nga ba ang classification ko ng short and long ride based on my capacity. Pagka sinabi kong long ride, probably it's something between 100 kilometers and 200 kilometers, and then yung mga short ride would be from 10 kilometers up to 100, and then more than 200 for me, probably it may be ultra, and hindi ko pa nagagawa yon because although kaya naman gawin, but with my commitment to my work at the same time with my family, too much taxing yun sa oras. Wala tayong ganong karaming oras na kayang i-devote for cycling. Marami tayong kailangan gawin. Yun lang, pagka feeling ko, ang ride is lalampas sa long ride parameters ko, like more than 200 kilometers. Gumagamit tayo siya ng pinagbabawal na technique. Kaya kung mapapansin nyo, like yung sa Atimonan, back and forth yun, it will cost me around 350 kilometers from Cavite to Atimonan and back to Cavite. So, wala tayong ganong karaming oras. Ang nagagawa ko nga lang, in fact, yung mga rides ko during long weekends, pagka may mga public holidays, sakala ko nakaka-ride. Ngayon naman, i-discuss ko kung ano nga ba yung mga typical ko mga dinadala during my ride, being considered as a short ride or a long ride. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, I think this is the best time to click that button over there. And then, you can also click that bell button dyan. Yun. Pwede na rin i-like yung episode and then comment down below kung meron kayong mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa next kong mga episode. Ngayon, being said, let's get right into it! Ayun, guys. So, unahin natin yung mandatory na kailangan dalhin. Definitely, kailangan nyong magdala ng helmet. So, bicycle, cycling helmet na kagaya nito. So, it reminds me na kailangan ko na pala magpalit kasi medyo may katagalan na sa akin to. Simula pa nung 2018 o 2017 ginagamit ko na to. And then, hindi dapat mawala yung mga shades. So, I have different set of lens. So, marami pa to eh. So, may isang, pero ang usual ko lang ginagamit is yung clear pagka early morning ako lumabas, so kailangan ko ng clear vision lens para sa aking shades, and at the same time napoprotektahan ang mata ko. After sumikat na yung araw, i-replace ko na siya ng dark lens niya. So yan ang mga dinadala ko, mandatory yan. And then yung pangalawa naman na mandatory na dinadala ko, napaka-importante na to, lalo na kung masyado kayong maagang umalis. Minsan, lumalabas ako mga 4:30 a.m., 5 a.m., yun. So, kailangan yung visibility mo sa kalsada. So, hindi nawawala sa akin yung magdala ng mga ilaw. So, as you can see, meron akong rear light. Okay, so ang ginagawa ko dito, ito yung lagi naka-on. So, kahit may liwanag na, tino-turn on ko to kasi it adds up to your visibility sa kalsada. And at the same time, lagi ko pong biniblinker on. Hindi pwedeng hindi naka-blinker on kasi based dun sa studies sa UK, mas napapansin ng mga incoming vehicle yung nagbiblink yung ilaw kesa dun sa nakastay lang yung ilaw. Ganyan. So, hindi yan masyadong napapansin. So, similarly, meron akong nakamount sa harapan ng computer holder ko.
na ilaw din. So this is coming from Rock Brothers. It's about 400 lumens ang kanyang liwanag. So maliwanag to guys sa gabi. And maganda yung quality niya. This one is aluminum. Similar to this one. Aluminum to eh. So maganda yung quality niya. Rigid yung pagkaka-design sa kanya. Yep. Though China made, but still maganda yung quality niya. Ayan. So again, ang ginagawa ko, pag hindi niyo naman kailangan yung light na stagnant na like this, ayan. Ang ginagawa ko dyan, isineset ko sa blinker mode. Yun guys, so ito yung lighting ko na setup na hindi pwedeng hindi talim. At saka minsan hindi natutuloy ang ride pagka nakita ko hindi naka-charge yung mga ilaw. Iwas sa aksidente, mag-ilaw kayo guys. So yun lang ang masasabi ko. Ayun, susunod guys naman na dinadala ko at laging kasama ko sa mandatory siya, definitely. It's mandatory. Makikita nyo, dala-dala ko yung AirPod. Alright? Napanood nyo naman yung episode ko tungkol sa puncture. And then, hindi yan mawawala sa mga dinadala ko ay ito, yung mga patching kit. So, I have a patching kit. At saka yung rubber cement. Okay, so yan, and then spare inner tube. Kung may spare inner tube yan, nadala-dala, save ka na sa paggamit nitong patching kit. Anyway, kung wala kang dala, alright, so definitely dapat nandito pa rin yan sa saddle bag mo. And then naman ang aking saddle bag ay multi-tool. So kung makikita nyo itong multi-tool na to, andito na lahat yung klaseng hex key. Meron din tong scissor sa loob eh. And then, ito na yung, so, ito yung ginagamit ko para dun sa tire lever. Tire lever ba ang tawag dito? Yan. So instead na magdadala ako ng separate tire lever, meron na siya. So hindi na ako mahihirapan. At saka hindi na bulky. And then of course, ano pa ba nandito ko? Ayan. So, of course, yung ID, pinotocopy ko yung lisensya ko, guys. Nandito yung lisensya. Lisensya sa pagbabike. Ayan. And lastly, ito, pagka naputulan ka, guys, ng chain, kailangan maikakabit mo siya. Kailangan maiuwi ka. So, kasama to lagi. Ito, missing link. Or missing, tama ba? Missing link. Yun. So, or master link, we call it. So, lagi ko tong dala. Solo rider ka. Hindi pwedeng hindi mo yan dala. Otherwise, pagka nagka-problema ka, agarya ka sa kalsada, nakakaya naman tumawag sa loved ones mo na sunduin ka. Or okay lang sana kung may susundo nga sa'yo, eh paano kung hindi available. So, iyak. Iyak na lang, ano. So, maglalakad ka. Yan yung mga typical kong dinadala. And guys, so, napag-uusapan naman natin yung pagka nag-short or long ride ako. So, syempre, napaka-importante dyan yung mga kailangan mong dalhin. Hindi ako gaya nila Sir Ian na talagang may mga bag. Nagvavary ang mga dinadala ko. Depende dun sa klase ng ride ko. So, kung short ride lang, ito lang dala ko, saddle bag. Yung mga essentials like yun nga, matching kit, yung multi-tool, and mga minention ko kanina. And then, pagka long ride, either dadalhin ko na to. Ito yung makikita nyo dun sa may atimon ng ride ko and Taal Loop. So, ito yung nakalagay sa gitna. Ano yung purpose nito? Dito ko kasi nilalagay ang aking mahiwagang power bank. Alright? So, dyan nakalagay. At the same time, dito rin nakalagay ang charger ng GoPro. And then, yung mga battery. Okay?
and this one. Yan. So, dyan nakalagay yan. Hindi pwedeng mawala. Ito, mga carrying bag ko. Una, pagka nagbablog ako sa ride, ng long ride, kailangan ko definitely nito. And then, hindi mawawala ang aking mahiwagang kapote. So, ito lagi kong dala. And then, yun. So, hindi naman siya required. Though, for me, napaka-importante yung cycling computer kagaya ko para ma-preserve ko yung battery life ng cellphone ko. Magdadala ako ng cycling computer to record the ride. Ito talaga yung special purpose ng computer mo. To give you the necessary information like yung elevation, temperature, time, and so on. So, andito lahat yun sa may cycling computer mo. Ang sunod na tinadala ko, or sinusuot ko, ito yung heart rate monitor. So, this device can monitor via Bluetooth yung heart rate ko. So, ito yung mga dinadala ko pa na separate, na hindi naman mandatory. Ayun guys, so meron pa akong ibang items na dinadala, like of course kailangan nyo pumili ng comfortable jersey, sukat na sukat para sa inyo, and then face mask, and then sa akin importante yung arm sleeves, and then baba, water bottle, and do I need to say na kailangan nyo magdala ng pocket mask. And lastly, yung cellphone. So, unang-una, dyan kayo magkocontact in case of may emergency sa bahay or ikaw ang may emergency. Pwede mo rin siyang gamitin kung wala kang cycling computer to record your ride. So, pwede mo gamitin ng strap dyan. And lastly, one of thing that you can do to your cellphone is to capture the moment. You can capture yung moment, yung tranquility ng place, using your video camera, phone camera. Ayun, magagamit mo na rin as proof na nakarating ka doon, kasi sometimes sina-challenge yung kakayanan mo na akala nila talaga hindi ka pumunta, but you really went there, and this is the proof. So mapapakita mo yun, and ayun, hopefully magamit ito na mga beginner solo rider. I hope makatulong ito, especially sa mga new riders. Especially now, I notice yung dumami talaga ang mga nagbibisikleta sa kalsada. Especially itong nagkaroon ng pandemic. Siguro ang isusunod kong i-project is yung advantages and disadvantages ng pag-ride solo. Ngayon, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, click that the subscribe button right there, including the notification bell. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Salamat!